Hello guys, ito day 5 ng ating experiment. Si PMB tsaka yung inakay, wala pa rin. Ayan, umiikot na talaga yung ulo ni PMB, ni Brown. So yung inakay natin guys, ito malusog. Lalong pang nanaba. Nung nadakma ko siya, payado to eh. Kasi malamang ilang araw itong nagpapaikot-ikot. Hello, kumusta? Kumusta na mga ibo natin, balita? Tingnan natin yung ano, ipot ng ating mga ibon. Sila ng probiotics. Ito, ipot nila guys. So, maganda. So, ito part ng review natin ng probiotics na ginagamit natin ngayon for 1 week. So, ayan. Ito, honest review lang. Wala tayong sponsor. Kaya naman mo sigang mga kalapatis. Ano? Tingnan niya yung mga ipot nila. Ito, medyo meron dito. So, masasabi ko, kumbaga sa resulta ng mga dumi, so, may mga basa rin, no? May mga tuyo. So, depende sa kondisyon ng ibon ko, kung bakit sila may batang dumi, tsaka may tuyong dumi. So, sana magpakitang gilas pa yung ating mga kasapate. Mga rib cover sila ng mabilis. So, ayan. Malaking tulong guys yung probiotics talaga. So, hindi man pare-parehas ang dumi ng kalapati natin, may nakikita tayong good signs na nakakatulong. Talaga. Kita nyo guys, ang ganda nito. Okay guys, sige. Tutuloy natin ng review sa mga ilang araw. More moments later. So, ito nga guys. So, nakikita nyo to. Number 22. Wala na siya. Pinagpahinga ko na siya guys. Kasi useless na mag-accept pa tayo ng panahon sa kanya. Hindi natin siya mailalaban na. So, ito yung personal band na nakalagay sa kanya. Si 22. Naalala nyo guys, may pilay. May pilay na pinaparecover natin doon. So, nagkasakit siya guys. Tapos, hindi natin siya may recover. So, pinagpahinga na natin siya guys. Sana, mas okay siya sa kalagayan niya ngayon. So, kakabit natin doon sa ano. So, yung line pala ni 22, hanapin natin. Line ni 22. So, North Breeding yan. Personal band number 22. Ito siya guys. Yan. Personal band, personal ring number 22. Ay, hindi pa. Baba pala yun. Pang ano to eh. Pang south, eh pang north pala yun. Iba palang personal band yun. Ito, nakanigay. Ito, personal band number 22. Personal ring. Tapos NDR, ito yung isang sing-sing niya guys. NDR 192306. Yan. 192306. So ang line niya, same as above, ito yan. Debrient band din po. So kaline siya nung kay Boss Aldous. Tsaka yung band din po ni Emerson Lopez. So sayang guys, pero meron pa siyang isang kapatid. Sa taas si 21, 2305. Ito palaban natin ito guys. Speedbird natin yan, laging una sa clocking. Okay guys, salamat sa Diyos ano? Shinare ko lang sa inyo. Tapos sana maganda ipakita nung kapatid. Kasi may lalaban pa tayong sa, ano, isa pang kapatid niya, 2305. Siya si 2306. So sana magpakita na maganda. So ito, line nito. Nakapag-produce na ako ng lap champion nung nakaraang summer. So, inaasahan ko rin talaga tong ibon na to. Okay guys, salamat sa Diyos. Ano po? Just then. Hello guys, ito day 5 ng ating experiment.
Si PMB tsaka yung inakay, wala pa rin. Yan, umiikot na talaga yung ulo ni PMB, ni Brown. So yung inakay natin guys, ito malusog. Lalo pang nanaba. Nung nadakma ko siya, payatot to eh. Kasi malamang ilang araw itong nagpapaikot-ikot. So ngayon nilagay natin siya rito, mataba na siya. Kahit na may kasama siyang may PMB, hindi pa rin siya nakahawa guys. So tingnan natin kung hanggang kailan. Ito naman si PMB guys, malakas pa rin siya kumain. Talagang minsan diretso naman siya. Pero mas malaki yung pagkakataon na ano eh. Lagi siya nakatagilid, tapos minsan umiikot talaga yung ulo niya, pati katawan guys, umiikot. So medyo misteryoso talaga itong sakit na to guys. Pero hindi umaano yung kain niya, talagang kumakain pa rin siya. Yung dumi naman niya, basa. Para pati yung sa young bird, basa din yung dumi niya. Pero regardless, sabihin, yung young bird na ine-experiment natin guys, hindi pa rin siya natamaan ng PMB. So kung nakuha natin itong sakit sa truck, ibig sabihin lang, eh, mahina talaga yung ibong kasi minsan niya lang nakasama yung may sakit sa truck eh, natamaan na kagad siya. O siyempre, hindi pa natin sigurado alam talaga kung anong nangyari, baka matagal na siya may ganyan, trigger lang. So tingnan natin guys kung hanggang kailan talaga mahahawaan itong young bird natin sa experiment natin. Day 5. 6.5 hours later. Hello guys, good morning. Eto, kape-kape tayo. Check natin guys, baka nakauwi na yung meron pa tayong isang ibon na hindi nakakauwi guys. Nabalitaan nyo ba yung ano? Manny Zamora versus Dang Quiapo. Abangan nyo guys, bibidyo natin, ba-vlog natin yun para matuloy. Pero parang nagkabati na yata eh. Lalabas sila sa karera. Ito guys, wala. So kulang pa rin tayo ng isa sa ating niload doon nakaraan, yung blue, yung checkered. So maulan guys. Maulan. Tampo pa rin sila guys, hindi natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sampo. So yung isa nasa baba, bali 11. Tapos yung pang 12. Yun, di pa nakabalik guys. Sinali pa naman natin yun. Ay, nako. So guys, tungkol natin sa tungkol sa raffle. Medyo natatagalan na ako. So maraming nagko-comment sa akin na ano, kung kailan ira-raffle. So ano guys, what do you think? I-raffle na natin kahit na kung kailan natin ano. Just comment down below kung kailan nyo gusto i-raffle, baka bawasan natin ng ano. Kung dating 100, baka gawin natin 80 na lang. Kaso ang problema ko naman, yung mga ibo naglulugon na. So pag napanalunan nyo, sana huwag nyo naman laitin. Kasi talagang ano, naglugon yung ibon. Pero yun pa rin naman yung ibon na ano, may mga ring number naman na nakapost dun. So just comment down below guys kung gusto nyo na iparaffle. So mag comment lang siguro nang paabuti natin ng kahit 30 lang na iraffle na sa 80. Okay guys, kasi talagang naiinip na ako, tagal na eh. Tulad yan sabi ni Brad Robert Aynor Navarro ano, mag 1.5 na rin yung subscribers natin. Ay, muli, salamat sa Diyos, ano po, sa suporta nyo. So hindi natin magagawa yon kung wala yung suporta nyo guys, no? Sa awat tulo ng Diyos. Baba. Okay guys, basta hintayin ko yung mga comment nyo sa video na to. Hindi ko naman pahabaan yung video para madaling mapansin. Update ko lang kayo dun sa ano natin, sa PMB natin. Wala na, tinapos ko na siya. Tinapos ko na yung PMB natin. Hindi ko na ipi-video yun kasi hindi maganda yun. Ayoko rin kasing ano nun eh. Pero mas makakabuti na yun para sa ibon. Saka para sa loob natin, baka lumami pa yung mga may sakit na ganun. So dun sa experiment na ginawa ko, yung inakay guys, hindi na gano'n, hindi na hawaan. So talaga, depende lang pag ano. May mga inakay yun guys, ay nadakma ko na yun.
ano siya, sinama ko sa kanya, yung natakma ko siya, nilagay ko yung kasama ng PMB. Yung PMB talaga umikot na talaga yung ulo, si Brown. Kinuha ko na yung ring niya. Baka may self ako sa susunod na breeding season para aso, old bird na lang. Tapos, nadaling sabi, hindi talaga nahawaan guys yung ano, yung young bird. Pinakawalan ko na yung young bird guys, wala na. Hindi ko na rin inalagaan yun. Pinakawalan ko na siya. Ewan ko saan siya napumunta. Pero, bala na siya kung baka uwi siya o kasi hindi mo makakauli sa kanya. Hindi talaga guys, isang linggo mahigit yung nilagay ko siya kasama nung ano, nung may sakit na PMP, pero di talaga nahawaan. Anong makukuha natin doon sa experiment na yun guys? Hindi naman siguro, nagkataon lang siguro na hindi nahawaan yung young bird. Kasi siyempre siguro hindi rin stress yung young bird. Kasi daw pag nai-stress ang ibon, masadaling tamaan ang sakit. So hindi lahat talaga tatamaan. Tulad niyan, pag inarga natin sa track, ang katira natin sa track na kukuha, no? Kung sa track na kukuha, nandun yung may sakit. Yung sa'yo walang sakit. Nakatabi niya yung may sakit na may PMB. Ngayon nahawa yung sa'yo. Ilang oras lang naman yun, ilang oras lang sila magkasama. O isa pa lang natin kalahating araw kasi gabi na niloload. Tapos dadalhin sa lugar. Siguro ang travel time siguro nasa 5 oras. Plus yung waiting time. So from 5 o'clock PM hanggang 6 o'clock ng umaga o 7 o'clock. Halos kalahating araw guys. Kalahating araw magkasama yung mga ibon. Sa madaling sabi, yun lang yung window na magkasama sila nung may sakit na ibon. Pero dun sa ginawa natin na experiment, yung may sakit ko na PMB talagang umiikot na yung ulo. For 1 week plus, tingin ko mga 10 days eh, bago ko pinakawalan. Kahapon ko lang pinakawalan guys. Tapos, wala siyang sakit, hindi siya nagkasakit guys. Hindi ko naman din kinondisyon yung ibon, basta pakain lang, tubig, ganun lang. Kumbaga wala naman akong ginawang special medication. Ang ginamot ko pa nga, yung PMB lang. So ibig sabihin guys, wala talagang ano. Wala akong maibigay na paliwanag kung bakit, kung paano walang sakit yung young bird. So siguro, by experience, try natin yung sunod. Siguro habang kumakarera yung mga ibon natin, doon sila mas madaling katamaan ng sakit. Ganoon na lang guys. Yun na lang pinaka ano ko doon. Tag doon. Parang hypothesis. Siguro, hypothesis kasi hindi pa siya concluded. Siguro, pag nagkakarera ang ibon, mas madaling tamaan. Stress ang ibon, mas madaling tamaan ng sakit. Tsaka, yung mga young bird na ano, siyempre, wala pa silang ano eh, panglaban sa sakit eh. Kasi, di ba young bird nga, bagong ano lang sila. Siguro mga 40 days pa lang sila, 50 days. Hindi pa sila nakapag-develop ng immune system. Pero hindi pa rin sila tinamaan ng sakit. So, masasabi ko lang, ito by observation, matibay din yung ibon na nadakma ko. Kasi, hindi siya talaga nahawaan guys eh. Pinakawalan ko kahapon, lipad ka agad eh. So, sana makabalik siya sa may-ari. Kasi hindi ko naman din siya viewing. Kumbaga hindi ko talaga siya nilagay. Diniretso ko siya dun sa kasama ng PMB para as experiment. Kung saan man siya nakapapatpat o napakabalik siya sa bahay nila, ayos. Ano pa ba guys? So dun sa experiment na yon, talagang naawa rin ako kay Brown kasi talagang kailangan ko na siyang pagpahingain. Para din naman sa kanya yun, para hindi na siya nahihirapan. Kasi alam ko kahit gumaling siya, hindi mo na rin siya maasahang i-breed, baka maipasa niya lang yung sakit. Hindi mo na rin siya pwede ilaban, kasi mawawala lang siya. Kasi siyempre, mahina na rin yung ibon. Hindi mo na rin yung pagkatiwala. Kung umuwi man yun, kasi may narinig ako sa kapatid, talagang niload niya pa, umuwi pa. So hindi naman yun siyempre, general, kumbaga, tiyempuhan lang yun. Malamang yun din siya makakauwi. Okay guys, abangan nyo guys ha. Ito, comment down below. Kahit 30 lang, 30. 30 ang comment na sabi na irapol na natin ang 80. Kasi 78, dalawa na lang kulang eh. Irapol na natin ang 80 para
yung maibigay ko na ibon. Kaso yun nga lang, yung ibon medyo lugon. Kaya kainan balang ko muna. Wag guys, ano? Acheck natin yung ibon, ha? Natin mga ibon. Para makita nyo rin, guys. Ayan o, sila. Pero, wag na nga, wag nga natin pakita. Kapangit eh. Kumaga, ang dami nilang kalbo sila ngayon. Naglugon talaga. So, loobin, kung sino may mananalo, ayusin nyo guys. Kumaga, lag...